ilalim. Yung perdible tumusok sa tiyang ko. Sandali. Akitin natin yung Mount Everest. Using the 390 Adventure with stock tires. Tinan nyo ako tumumba. Papasok ng pinatubo. The water is color blue. Kasi maulan noon. Ngayon, summer. Al dente. Hi guys! So welcome sa episode 44 ng Bundok Diaries. So this is my new baby, Bimo. Ayaw niya umalis eh, so kasasama ko na lang siya. KTM. Or in Marites English, KTM. Brand yan ng motor na I'm sure very familiar na kayo. So it's from Austria and nag-pioneer sila sa mga off-road bikes and then ngayon ay kilalang-kilala na rin sila sa mga street bikes. Syempre alam ko may idea na kayo kung ano ang i-review ko or i-feature ko dito sa episode na to. Yun nga ay yung nung ni-ride namin yung KTM 790 Adventure R at 390 Adventure sa Kinapuin, which is not really what you call na back roads. Ito ay isang proper trail site na halos lahat ng technicalities na meron ng trail ay nandun. Pero syempre, bago ang lahat, magbibigay lang ako ng maiksing history ko ng KTM. Lalo na sa mga medyo matagal nang nakasubaybay sa motorcycle community, imposibleng hindi nyo alam na may history ako with KTM. So, unahin natin. 2015, una kong personal bike is KTM Duke 390. Hindi ako nagsimula sa small bike kasi marunong na ako magmotor. 7 years old pa lang ako. Noong 2015 lang ako pinayagan ng father ko na magmotor sa kalye. Wala akong idea noon na super hassle pala ng mag-everyday ride ng medyo high displacement sa traffic ng Pilipinas. Okay, the same year, 2015, nag-start din akong maging manager ng Alpine Stars at Husqvarna Apparel for Grand Star Motors. Ang Grand Star Motors ay isa sa mga naunang nagdala ng KTM dito sa Philippines. Yan din yung mga panahon na hindi pa ako marunong magpasayad ng tuhod. 2016! Alam ko hindi pa yata uso vlogging pero nag-record na ako ng mga rides ko with my motorcycle. Hindi ko pinopost sa YouTube kasi hindi pa nga uso vlogging eh. Nung napasayad ko na yung tuhod ko, it was also the year that I started racing professionally. Siyempre, ang race bike natin is a KTM RC 390 na nilaban ko sa Pirelli Cup lightweight category. So you can see, number 13 pa ang number ko niyan. So, hindi pa number 88, but that's for another, that's another story to tell. Teammate ko noon is Patrick Orbe, na hanggang ngayon ay nag-work for KTM. Specifically, he works at KTM BGC. Siya ang in charge doon sa after sales. Lahat ng street bikes at race bikes ko na KTM dapat naka YRS. So I'm sure marami sa inyo nagtatanong, Idol, anyari, ba't ang taba mo na? Teka lang, nagkikwento pa ako. So yun, bago natapos ang 2016, naging official na number 88 ang number ko. And then I finished the whole season with my RC 390. Also, at the end of 2016, Wheeltech Pig Bikes Division hired me. 2017. Kumalera ulit ako noong 2017, of course, sa Pirelli Cup. But I used a different brand of race bike na that year I used a Yamaha. Pero kahit na ganun, I'm very happy na supportive pa rin si Wheeltech sa racing ko. So, ginawa ako ni Boss Bob na branch manager ng KTM Makati. Kung maaalala nyo, lalo na yung mga kapongkan dyan, yung mga dukers natin at yung ibang mga KTM users, nakikita nyo kung ano-anong ginagawa ko sa showroom dyan. Ginagawa ko kung ano-ano lang para makapag-market. O, diba? Bumenta ba? Mukha namang bumenta. So, nag-organize ako niya ng mga ride sa mga dukers and RC owners. And then, nagpa-track day ako isang beses sa VRC. Na-experience ko din dyan ng makapag-activate ng units. At syempre, dahil nga medyo matagal na akong
may relation with KTM, medyo familiar na ako sa units nila. So fast forward to year 2021, na mataba na ako at nag-offroad na madalas, makakagamit ulit ako ng orange bike ng KTM. Siyempre, it's the 390 Adventure and the 790 Adventure R. So since there's the word adventure nakatabi ng model ng motor, of course, we will presume na dual sport siya. Basic naman kung dadalhin ko lang siya sa highway or sa Marilake or kung saan mang may asfalto. Dahil nga adventure siya at addict na addict ako sa dirt, dinala ko siya sa trail site. Jowa, siya yung nag-ride nung 790 Adventure R kasi honestly mabigat siya para sa akin. Kung sa street kaya ko, pero sa kondisyon ng off-road nahirapan ako dahil hindi ko talaga siya abot. Even si Marvin hindi niya abot. At dahil ang dry weight nung 790 is 418 pounds at parang full tank yata siya nung binigay sa amin. So ang wet weight niya is around 450 pounds. So, mabigat siya talaga for me. Lalo na iniingatan ko din yung knee injury ko. So, nag-decide ako na hindi ko siya gamitin sa trails. Pero iniikot ko siya one time. Inakit ko siya ng maiksing off-road lang. Mahirap talaga i-maneuver kasi nga mabigat for me. And mukhang matutumba ko. Kaya yung 390 na muna yung ginamit ko. So, yun. Anong masasabi mo sa 790? Sa 790, hindi ko inexpect yung modes niya maging ganun kaganda sa off-road kasi usually mga ibang modes naman pagdating sa off-road hindi rin naman ganun kaganda sinasabi off-road mode ganun. Dito na appreciate ko yung ABS mode. Yung ABS off-road. Yung ABS off-road kasi malayo talaga doon sa doon sa ABS na ginagamit sa road. May yung mga simple mistake na mag-result ng napakalaking damage doon sa bike yun. Kasi save niya lalo doon sa mga downhill. Pag na-downhill ako tapos front brakes na. Siyempre nasanay kami din sa front brakes. Dumudulas pero nasasalo niya Hindi tulad nung ibang ABS na ibang electronics ng ibang bikes. Talagang ABS ang dating niya. Sa kanya iba pagdating sa off-road. Ibang klaseng ABS. Ibang klase yung off-road ABS talaga. Pero nung tinry natin sa street. Sa street, okay din. Iba rin yung sa street. So yung ABS ng off-road tsaka street mode magkaiba? Magkaiba Maganda so, dito sa ABS na off-road, pwede mo i-lock yung brake sa likod Kaya pagdating sa mga downhill na corner, pwede mong i-skid yung likod para makorek mo yung, kunyari, haharap mo yung motor mo sa mga sharp corner. Basta yung likod, hindi siya gumagana masyad. Hindi ganun kasensitive yung ABS. Parang wala kasi nagsiskid talaga siya Well, sadya kasi kailangan iskid mo talaga din minsan ng adventure doon sa mga ibang mga terrain. Yung off-road mode, yun. Okay din yung off-road mode. Medyo hindi siya ganun ka-responsive sa power. Kaya kahit papano yung sa pag na-throttle mo bigla hindi naman siya ganun ka-aggressive. Kaya iba ang reaction din talaga niya doon sa street. Kaya pag street ko, doon lumabas yung power ng 790, yung LC8C. Kaya makita mo talaga yung power ng engine Yung timbang ng motor nandun, mabigat talaga Kasi adventure, tsaka malaki yung engine, 790. Mabigat, pero gumagang na siya pag nasa trail. Kasi siguro dahil doon sa yung sa fuel tank niya sa gilid talagang balance yung
fuel distribution ng left and right, okay? No, yung stock tires na ano, kasama. Ang stock tires niya tayo, Metzeler, di ba? Metzeler. Ano masasabi mo doon sa stock tires na included sa unit? Okay, okay yung Metzeler eh. Para sa off-road, kumakapit din eh. Hindi, kala ko rin, dudulas eh. Lalo na yung rear tire na akala ko hindi ako makakaahon, lalo na sa mga rocks. Yung mga madudulas na rocks, may mga portion kasi ng mga uphill na bato eh. So, hindi ko nakala na aakit din siya eh. Kala ko kasi medyo makakaranas ako nung slippage. Ganun. Yun, buti na lang. And yun nga, yung traction control, dun kailangan lang talaga lagi naka-off. Kung tingin mo kung gugulungan pa yung 790, mas magiging okay. Oo, kung gagamitin mo talaga sa trails, mas maganda talaga lagyan ng nabis. Meron naman mga nabis to para dyan sa mga size na yan, tulad silang Mitas. Meron silang mga size para dyan eh. Mas, siyempre, mas maganda i-trail siya pag naka-nabis kasi lalo na yung mga talagang putik tsaka yung mga terrain talaga na lalo na sa atin, sa mga bundok natin, talagang grabe yung mga putik pag umulan. Mas maganda talaga yung gamitin siya sa trail pag naka-nabis. Sobrang bigat at sobrang taas. Grabe pa, ang layo na pa ako sa ground. So talagang, well, adjust ka lang. Adjust ako sa rats. Sa loob ako ng rats ngayon dumadaan para lang maabot ko yung lupa. Para mabalance ko lang yung pag medyo tumutumba-tumba. Yun, yun sobrang bigat. Compare sa mga dirt bike talaga. Malayo. So, ako naman, doon sa 390, medyo familiar na ako sa power niya kasi nga ano eh ang first road bike ko noon is a Duke 390 2015 'yon. So dahil nga aware na ako na iba na yung engine niya, engine ba? Iba na engine niya compared to sa mga old models and 'di ba kung naaalala niyo yung mga sakit ng Duke noon nung year 2015 and below ano mabilis mag-overheat tsaka ang init ng bugan ng hangin. Ang pansin ko dito sa 390 na to, wala akong naramdaman na init. Same din sa 790. Hindi ko, yun, expect ko 790 kasi from 390 na mga ginamit ko before na mga bikes, mainit na. So, oh, kahit yung 690 nun, di ba? Oh, yung 690, mainit eh. Yung engine ng 690 single cylinder, mainit eh. Pagdating dito sa twin cylinder na itong 790, hindi siya ganun kainit. Although gamit siya sa trail na ang bagal lang namin na hindi naman siya na nahanginan na masyado sa makina, hindi siya ganun kainit eh. Yun ang napansin ko rin sa makina. Actually, wala nga ako naramdaman na init eh kung meron konti. Konting-konti lang. Ako wala akong naramdaman. Pag bumukas lang yung phantoms, dinikit mo lang yung Nemo dun sa plastics. Sabagay kasi sa iba yata yung binubuga nung sa 790. O, sa 790 palabas eh. Kasi hindi tulad sa 390, may shock chair o pababa yung hangin. Yun, kaya nga wala akong naramdaman na init nun. Tapos napansin ko, maaga na mag-on yung fan niya. So parang pre-prevent niya na yung possibility na mag-overheat yung motor. Yun, for me, ang magaang siya. Nagdagaanan ako sa kanya kasi, well, syempre compared dun sa 790, mabigat talaga. Pero syempre, mas mabigat siya sa mga usual na enduro bikes na gamit ko. Like yung XTC tsaka CRF, mas mabigat pa rin talaga siya. Kasi ano pa rin siya eh, you will still consider it as a street bike. Kasi nga, tinamon nakamag siya. Pero I think may mga nag-mention na may mga wheel set na available for the 390. Pati yung seats, mas manipis na seats para mas comfortable. Kasi actually, abot ko siya. Hindi ko siya abot. I think because of the seats. Yung seats niya kasi super lapad. So yung buka ng legs ko mas malaki kaya hindi ko naabot. So isang paa lang din yung natutukod ko with the 390 Adventure. So ayun, ang stock tires niya I think it's Continental tires. Medyo madulas siya kasi if you will compare the tires na nakakabit dun sa 390 sa 790, mas mukhang rounded yung Continental tires ng 390 kasi nga ano, para hindi siya kasing dami ng ano pa tawag ng knobs.
Knobs nung sa 790. O parang mas malalim yung groove na sa 790, ano. So kung mapapansin nyo, mas malalim yung groove nung nakakabit sa 790 kaysa dun sa 390. So I think kung mapapalitan din siya ng mas magandang gulong for off-road, mas mai-enjoy natin lahat. Eh, isa lang for now ang reklamo ko, aside from the tire, syempre kasi stock tires yun, is yung traction control. Yung traction control niya, well, now off siya, pero every time na mamamatayan ako or mabibitawan ko yung clutch causing the bike na mamatay, nagre-reset siya. Eh, usually, diba kapag mag-offroad tayo, ino-off natin yung traction control kasi yung traction control kasi kino-control niya yung traction. Ito lang natutunan ko, ha, sa kasi itong jowa ko mekaniko, yung tatay ko mekaniko, tsaka yung dati nagka-race bike ako ng yung R3 ko may traction control yun. So ito lang ang explanation ko, correct mo na lang ako mali. Kapag hindi sabay yung speed ng pag-ikot ng front tires or rear tires, doon yata nababase ng ECU mo na kailangan mong gumamit ng traction control, tama ba? Nagbabawa siya ng power. Yun. So, pag nag-engage yung traction control, magbabawa siya ng power. So, isang beses noon, nung medyo may pataas yun, namatayan ako, pataas yun, namatayan ako, nakalimutan kong i-set ulit na i-off yung traction control and in-on ko ulit. And then habang umakit ako, nag-notice ako bakit parang walang power yung motor. So, yun. So, on any cases, on magkakaroon ng pagkakataon na mas matarik na pataas at nangyari yun, medyo delikado siya. Kasi paano kung nabitin ka while going uphill, and then namatayan ka saglit, and then when you turn the bike on, naka-on ulit yung traction control. Actually, medyo tedious yung pagbabalik nung pag-off sa kanya. So, medyo matagal. E, paano kung nakahangkang ganyan? Tapos mag-set ka pa. Ilang beses kaming tumigil para mag-set ulit, para i-off namin ulit yung traction control. Kasi nga, hindi siya makakasurvive all the way sa trail site na yon ng naka-on yung traction control, kasi may mga spots doon na kailangan mo talaga nakapatay yung traction control. For example, yung nakita niyo yung 790 na stuck doon sa maputik na part. So namatayan si Marvin doon, 'di ba? Nung namatayan siya doon, nalimutan din niya na naka-on ulit yung traction control. So, naka-on ulit yung traction control. So, nahirapan siyang makaalis doon. So pagka-off niya ulit, nakaalis na siya doon sa maputik na part. Tapos, ayun nga, same din doon sa 790, yung off-road mode ng 390, naramdaman ko talaga yung difference. Kasi, being a Duke user na matagal na before, ang talaga kilala na talaga ang Duke for its torque. So nung naka-offroad mode siya, actually nung ni-ride ko siya sa kalye papunta dun sa trail site, naka-offroad mode na siya. So parang sabi ko kay Marvin, parang mabait na yung makina, parang wala na yung torque niya, ganyan. So yun pala, mas mabait siya when in off-road mode. So nung pauwi kami, nilagay ko siya sa street mode, and doon lumabas na yung pagiging aggressive talaga ng KTM, which is very good, especially syempre pang road conditions talaga, lalo na if maglo long ride ka or you're in highways, ganun. Pero ang hindi pa namin na try yung bike is yung mas stuck ng super tagal sa traffic, kasi nung ni-ride din namin siya, hindi naman ganun ka traffic, diba? Hindi naman, pero sa trails mabagal naman tayo sa trails. Hindi, ang inaano ko yung stop and go, kasi diba ang sakit ng KTM before is yung stop and go sa traffic, diba? Yung 390 kasi, yung mga bagong 390, mataas na wattage din ng fan yan. So, mas okay na? Oo. Tsaka malaki yung radiator ngayon yan. Mas malaki na pala. Yung bang nakalagay sa 390 na ginamit ko, same ba yun sa mga lumang model, sa makina ng 390 dati? Hindi, iba. Ibang generation na to ng 390, from throttle body to ECU, magkaiba na siya. Mga sa clutch niya, yung mga ganyan. Iba na rin yung sa bagong
390. Tsaka ito, maganda kasi dito sa adventure na to. Ito na yung 390 na nasa baba ng exhaust. Ganyan kasi gamit namin doon sa mga race bikes before, sa mga 390. Nasa baba na yung mga exhaust. Well, aftermarket yun. Dito kasi sa mga 390 na OEM, nasa baba na exhaust niya, wala na sa gilid ng cylinder block. So, hindi na rin siya ganun kainit sa legs, kaya hindi mo nararamdaman yung init. And thank you again, KTM Philippines, for letting us experience the 390 Adventure and the 790 Adventure R. And yun, shoutout sa iyo, Ma'am Ann Tayo. Thank you for assisting us. Thank you, KTM Philippines. And thank you pag-assist sa amin, Meng, Sevilla. Yun. So, ano masasabi mo dito sa mga, ano, mga existing na mga owners nun na gusto mag-try mag-trail? Yung mga 390, 790, pwede siguro kung wala pa siguro silang off-road na experience or off-road background, pwede silang mag-aral muna dun sa mga ibang mga off-road school para kahit pa paano may alam na sila pagdating nila sa off-road. Kasi mahirap din kasi first time yung 790 tsaka 390. Kasi mabigat siya eh. Kung first time, long time road rider ka. Oo, malaking difference kasi lahat, pag road, automatic kailangan palitan mo lahat ng riding style mo pagdating ng off-road eh. Lahat, pati braking, acceleration, cornering, pati yung riding position mo, pati cornering position mo, iba talaga eh. So, kailangan alam mo talaga yung off-road eh, para paglipat mo ng ibang bike, alam mo na yung gagawin mo. Kaya mas nire-recommend talaga namin is mag-schooling talaga doon sa mga off-road. Meron tayong mga school dyan, yung Mayotech kay Melaquino. Yes. Pwede kayo mag-basic off-road dyan kasi maganda yon pag nag-off-road kayo training sa tapos mag-adventure. Hindi ba ikaw si Melaquino? Hindi, iba. Si Nelson yun eh. Meron tayong sa off-road kay Melaquino. Pwede nyo siyang i-message lang para basic off-road kayo kasi mas ma-appreciate nyo yung ano eh, yung trail kung meron kayong background talaga sa off-road eh. Kesa yung wala kayong background talaga sa off-road, diretso kayo. Well, pwede kayo backroads, pero syempre nandun pa rin yung dulas-dulas, hindi nyo pa rin ma-control na maigi yung bike. Di tulad pag meron kayong training talaga sa off-road, alam nyo yung gagawin nyo kasi talagang iba talagang magpapalit talaga kayo ng pagiging rider niya from road, biglang so lahat ng alam niyo sa road kakalimutan nyo yun pag mag-off-road kayo kasi magkaiba kaya yung discipline nila. So I think kaya rin namin na maneho ng maayos ni Marvin yung mga motor is syempre, at makikita nyo naman na halos every week kami nag-off-road. Ako medyo matagal na ako nag-off-road dahil nga ano kami, circuit racers kami ni Marvin noon. I think nasanay kami sa mga mabibigat na weight na motor. Lalo na naging former employees kami ng Benelli Ortiga. So, kapag may ride, dala namin yung mga TRK. So, those are adventure bikes na mabigat. So, familiar kami sa ganong timbang ng motor. Plus, yung experience namin na halos 2 to 3 times a week kami nagtitrail. Malaking bagay yun. Nakatulong yun kaya namin na maneho ng maayos yung mga motor sa kinapuin. Like sabi nga ni Marvin, mas maganda if equipped ka with knowledge and experience. Kasi magkaibang discipline ng road sa off-road. So anyway, yung mga nagtanong kung kamusta ba ang performance ng 390 sa trails, okay siya sa akin. Good. Lalo na if siguro mapapalitan ng spokes and ng gulong. Bakit spokes? Kasi naka-mag siya. Yung mags kasi may tendency mabasag. Alam nyo naman sa off-road, hindi naman kasi patag doon. And may times na malubak or mabato. Yun. So, may tendency mabasag pag mags. At least kapag karayo siya, mag-reflex lang siya. Na sa akin, ang height ko is 5'7". So, kung mas manipis yung seats niya, abot ko siguro siya. Baka lumapat yung paa ko. Kasi, eto dito sa nung ginamit ko tong 390, isang paa lang yung ano gamit ko, isa lang yung nakaabot sa lupa. So yun, tapos syempre yung off-road boots pa na gamit namin, hindi ka naman makapag-tipto doon kasi matigas, so medyo mahirap nga, pero nakayana naman. So yun, kung naka big displacement ka, big bike ka na dual sport, tapos nakita niyo tong video na to,
didiretso na kayo sa trail, hindi ko yun ina-advise. Pero syempre, it's still up to you. Pero, at least hindi ako nagkulang, di ba? Ayun lang.